Alam po naman natin siguro na ano ho, na ang pinakamalaking balita po kahapon ay yung pong paglalabas sa Supreme Court ng desisyon sa dalawang petisyon pong inihain sa kanila ng mga petitioners po kontra sa proklamasyon, actually canvassing ho muna and proklamasyon nito pong si incoming President Marcos Jr. Yung pong dalawang naturang petisyon ay kasama na daw hong dinismiss. Pinawalang saysay po ito. Dalawa po ito ha. Ito po ay petisyon nga po para ho doon sa disqualification and then cancellation po ng certificate of candidacy na inihain ni Ginoong Marcos. Pareho po ay ibinasura ng kataas-taasang hukuman sa pagsasabi na walang problema sa kanyang COC at maari po siyang tumakbo sa naturang posisyon at hindi po binigyan ng kahalagahan, importansya yung sinasabing tax case na kinakaharap po, yung pong hindi pagbabayad ng buwis ni Mr. Marcos nung unang mga panahon ng kanyang panunungkulan sa pamahalaan. Ate po lamang kunan po ng panig, pahayag at kung ano po ang kanilang balak na gawin dun po sa isa sa mga petitioners, si Ginoong Bonnie Ilagan ng Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law. Ka Bonnie, maganda umaga po. Magandang umaga po, Ted, at ako'y nagpapasalamat sa imbitasyon ninyo. Opo, at salamat din po sa inyo pong panahon dahil ito po'y napaka-importante na usapin para po naman malaman din ng iba kung ano po ang balak ngayon ng inyong grupo. Kayo ho ba ay nabigyan na ho at least man lamang ng buod noong desisyon o mismo desisyon ho ba ay naibigay na po ang kopya po sa inyo? Hindi pa po. Katunayan sa balita lamang namin na laman at hinihintay nga namin ang opisyal na pasabi ng Korte Suprema. So kami po ng aming abogado, hindi pa rin talaga nakakapag-usap. At sa katunayan, wala pa rin kaming nabubuong statement kasi gusto naming makita ang kabuuan ng ruling ng Korte Suprema. O nga po, at tatangi pong spokesperson po lamang ng Supreme Court ang naglabas kahapon ng official statement nila tungkol po sa isyong ito at ang timing ho naman din kahapon at bukas po ang inaugurasyon, Mr. Bonnie. Nakakagulat nga eh. Nakakagulat in the sense na abala kami sa mga aktibidad kaugnay ng inaugurasyon. Kaya nung nabalitaan namin ay... Actually, hindi naman po kami na sorpresa. Pero kahit na ganoon, kami ay dismayado, kami ay nagulmihanan. Pero alam nyo, maraming bagay na mahirap man tanggapin sa buhay ay kailangan tanggapin. Nung kami po ay nag-petisyon, una sa COMELEC at isinampa namin sa Korte Suprema, ay sinusunod po namin ang batas. At ang batas ay nagsabi, ayon sa Korte Suprema, 13-0 pa nga po ang di umano'y boto na walang merito ang aming petisyon. Kaya wala na po kaming ibang magagawa except to appeal. Pero yung appeal po, kailangan pag-usapan namin muna ng mabuti. So I cannot speak for karma kung ano ang susunod na gagawin. I can only speak for myself. At ngayon po, ang aking pakiramdam ay parang hindi na wala nang kabuluhan na mag-apila. Yun nga po dahil 13-0. Pangalawa, anti-climactic na po eh. Ang lahat ay naghahanda na upang maging opisyal na 17th presidente si Marcos Jr. At masyado naman kaming magiging kontrabida sa mata ng supporters na niya. Pero alam niyo po, kahit na may desisyon na walang merito ang aming petisyon, hindi nangangahulugang nawalan na kami ng karapatan para ipagpatuloy ang aming paniniwala na si Marcos Jr. ay hindi karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas. Meron po kayong 15 araw officially nga po, no, para po maghain ng motion kung mamarapatin po ninyo kung gugustuhin po ng inyong grupo. Kung kayo po ang tatanungin ka ninyo, wala na po kayo nakikita pang pag-asa kung kayo po yung maghahain ng MR, Kaboni? Opo, hindi bali sana ko ang boto ay isa, dalawa lamang ang lamang. Pero ang sabi sa balita, 13-0. Mm-hmm. Kaya
Mm-hmm. Hindi ko po alam. Ako po hindi abogado, pero from a layman's point of view, hindi ko po alam kung paano pa kukontrahin ang kanilang boto. Mm-hmm. Opo. Kaboni, alam po naman din natin ano, na ang inyo pong kahilingan sa Supreme Court para ipawalang bisa po ito hong kandidatura. Dati ho, ni Ginoong Marcos nga, ay dahil doon sa kanyang sinasabi na conviction ng 7 taon doon sa kanya hindi pagbabayad po ng buwis habang siya nanunungkulan sa gobyerno. Ano po, 1995 tax case po ito na umabot nga hanggang sa Court of Appeals. Ngayon nga po na may desisyon na po dito na wala namang problema ang gantong mga kasong kinaharap, no, ng mga dating naglingkod sa gobyerno bilang lokal na opisyal. Sa inyong palagay, pananaw, ano ang implikasyon nito sa ating pong magiging panuntunan at pagpili sa mga susunod na gusto hong maglingkod sa bayan? Natumbok po ninyo yung tanong, ano ang implikasyon? Kasi alam nyo po, itong aming pag-kontra sa kandidatura ni Marcos Jr. ay hindi lamang po naman teknikalidad ng batas. Gaya po ng paniniwala namin ng eleksyon ay hindi lang naman numbers game. May pinaghugutan po yung aming petisyon para labanan ang kandidatura ni Marcos Jr. At ang pinaghugutan po nito ay ang kasaysayan. Sa madaling sabi, nanalo man po si Marcos Jr. ng di umano'y 31, more than 31 million, hindi po nangangahulugang hindi nangyari ang batas militar. Hindi po nangangahulugang walang nangyaring paglabag sa mga karapatang pantao. Hindi po nangangahulugang wala silang ninakaw na yaman. Sa madaling sabi, ang batas po ay nasa panig nila ngayon, but hindi po nangangahulugang negated na ang realidad. Alam niyo po, yun yung pinaghuhugutan ng aming sentimiento. Kami po ay nagdaan sa panahon ng batas militar, naranasan namin ang lahat, at ang aming mga sinasabi ay hindi naman po bunga ng aming imahinasyon lamang, gaya ng mga false narratives na ipinakalat ng kampo ni Marcos Jr. sa buong panahon ng eleksyon at even before the campaign period. So Kaboni, ang panawagan po ng iba ano po ay move on na kayo? Move on na ang lahat ng mga nagrarally, nagpoprotesta at nagbabaligtanaw sa kasaysayan ng bansa sa usapin po ng pagpapatupad ng martial law noong panahon ni Marcos Sr. dahil 31 million ang kanyang mandate at pinakamalaki, ano po, majority nga po sa kasaysayan ng Pilipinas, marahil na nakakuha po na majority vote. Ano po inyong tugon doon, Kaboni? Tama po yun. Magandang punto yung moving on. Kasi noong pa yan binabanggit sa amin. Pero sa amin pong palagay, may prinsipyo naman yung moving on. Kung mag-move on ka, ibig sabihin meron kang pinanggalingan. Yung pong pinanggalingan ay hindi mahirap kalimutan o kansilahin, lalo na't nakabatay sa karanasan. Kami po ay nag-move on. At ang aming pag-move on, yung prinsipyo namin, ay nakabatay doon sa kailangan muna nating lutasin ang mga usapin ng nakaraan. Ang moving on, ang pakikipagkaisa ay nakabatay sa katarungan, ay nakabatay sa katotohanan. Ang gusto po ng kampo ng mga Marcos ay mag-move on at kalimutan na ang lahat. Hindi po pwede yon. Meron po tayong kasabihan na mga Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Lahat po tayo nagkakaisa, ang gusto nating paroonan ay isang masaganang buhay. Tahimik, konti lamang ang problema at nagkakaisa. Pero yung lahat pong yon ay kailangang nakabatay sa kung ano ba ang nangyari sa nakaraan. Mm-hmm. Opo, sa panig po ninyo at ng inyong ilang pang mga kasama sa inyo pong organisasyon, Kaboni, ano po ang aasahan natin? Dahil with all due respect, hindi naman maitatanggi na ngayon kung pupuntahan mo ang records ng Sandigan Bayan, may litanya pa doon ng pending cases na kinakaharap po ng dating unang ginang, ano po, mga Marcos Cronis, maging si Lucio Tan, nandun din po ang pangalan niya. Mga pending cases po ito, no? At maliban dyan, may pending pa nga po din na mga
apila sa Supreme Court concerning the Marcos cases. Oho. Ano po ang aasahan na namin sa inyo pong grupo sa usapin po ng pagbabantay sa mga kasong ito ngayon na ang nakaupo at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay si Ferdinand Marcos Jr.? Itutuloy po namin ang aming sinimulan. We will be relentless. Hindi po kami magluluwag sa pagpapahayag ng aming paninindigan. Patuloy na magpoprotesta sa kalye, patuloy na magpapaliwanag sa taong bayan. Alam po namin ang aming kinakaharap na kalaban ay napakatindi kasi presidente na nga po ng Pilipinas. Kung hindi pa nga siya presidente, nagawa niya ang lahat upang maipalaganap ang mga kasinungalingan, ano po pa kaya ngayon na siya ay presidente na? Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, yung imprimatur ng pinakamataas na opisyal ng ating bayan. So ang hirap po ng laban namin ngayon. Pero gaya po ng sinabi ko nga, nakabatay po naman ang aming pakikipaglaban sa mga simulaing sa palagay namin ay tumpak, makatarungan at totoo. Kaya magpapatuloy po kami, asahan po ninyo, asahan po ng taong bayan na hindi kami matutulog, hindi kami manghihina, bagaman inaamin namin nung unang bahagi ay nakakapanghina po naman talaga. Ang amin lamang pong pakiusap sa mga nasa kapangyarihan, huwag namang sagkaan ang aming kapangyarihan, ang aming karapatan. Halimbawa po, nung ipinahayag namin na kami ay magpoprotesta sa June 30, araw ng inaugurasyon ng ni Bongbong Marcos Jr., aba ay katakot-takot na ang report na lumabas na kami daw ay manggugulo. Alam niyo po yon, yung ganon, may mga pinipreempt na nila yung aming karapatan at kalayaan. Yung po ang aming ipinaglalaban at palagay ko nakasulat naman sa ating saligang batas ang lahat ng yan. Ang problema po, ang nananaig sa halip na yung spirit of the law ay yung napakaliteral na letter of the law. Isang halimbawa po lamang. Nung pong ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, ang sinabi ni Duterte at ng iba pang mga eksperto ay karapatan ni Marcos Sr. kasi siya ay presidente. At ayon doon sa provision, lahat ng presidente ay may karapatang ilibing sa libingan ng mga bayani. Pero meron po silang kinalimutang provision at ang provision ay kailangang maging role model ang sinumang ililibing sa libingan ng mga bayani. So kay presidente, kay sundalo, kay national artist, kailangang maging role model. Ibig sabihin, maging ehemplo. E paano po naman maging ehemplo ang pinatalsik sa isang popular uprising noong 1986? Yung pong nangyari after 1986 is a different story. Kung hindi man natupad ang pangako ng EDSA. But the point is, nangyari ang 1896 na patalsik si Marcos at ang kanyang mga cronies. Ang ibig po bang sabihin, dahil presidente na siya, ay mababaliwala na ang lahat ng yun. Yun po ang sa opo. Amin. Opo. Maliwanag po yan, Kaboni, at kami po ay makikibalita po sa inyo kung sakasakali po na meron desisyon ng inyong grupo tungkol po sa inyo pong petisyon sa Supreme Court na ang balita nga po kahapon ay ibinasura na. Salamat, Kaboni, at kami po ay muling tatawag sa inyo kung sakasakali po may mga development sa isyong ito. Kaboni, salamat po and Godspeed. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay din kayo. Apo, thank you very much. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.